Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating pong ebanghelyo ay patungkol sa tinatawag na mapapalad. Ito po yung tinatawag nating beatitudes o ang tinatawag sa wikang Ingles na blessedness. Kapag tinignan po natin, ano raw yung mas kahulugan po nito? Ito po raw yung kabanalan. Ito ang tinatawag na holiness kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nananawagan sa ating lahat ang maging banal. Alam niyo po mga kapatid, may isa pang bahagi ng Ebanghelyo. Ito po ay kay San Lucas kung saan sinasabi niya rin pong mapapalad. Ngunit ang mapapalad po rito siguro dala po ng tinatawag na kahirapan sa buhay ay binibigyan ng diin ang tinatawag na material, yung pong kakulangan. At ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang binibigyan ng diin ay yung tinatawag po nating spiritual. Ito po yung pagnanais na maging banal at makasunod sa kalooban ng Diyos. Ako po iniisip ko, sabi ko, napakaganda naman siguro kung halimbawang isipin natin maging mapalad tayo. At kapag sinabing maging mapalad, magkaroon tayo ng lahat ng mga bagay, mga material na bagay na kinakailangan natin sa buhay na ito. Kaya naman, minsan kapag nakakakita tayo ng mga taong may pera, mga taong mayaman, mga taong mga may kapangyarihan, tinuturing po natin silang mapapalad. Kaya naman ang ating pong intensyon ay maging tulad din nila. Nagnanais din tayong matugunan ang ating pangangailangan at mapuspos tayo ng mga material na bagay dahil alam natin na ito ang magpapaligaya sa atin. Pero kapag tinanong po natin, tunay nga kayang maligaya ang mga taong mayroong mga kayamanan? Puspos po kaya sila ng kagalakan sa kanilang puso dahil sila po ay may mga bagay-bagay na ibinibigay sa kanila at ito ang nakakapag-satisfy sa kanila? Siguro po ito'y isang tanong dahil kung ilalagay natin ang ating sarili sa kanila, parang iniisip natin wala na sigurong iba pang hihigit sa isang taong pinagpala at magkaroon ng mga biyaya at mabibili niya, makukuha niya kung ano ang kanyang gusto. Kaya naman ang ating pumpaniniwala sa ating sarili ay ang lahat naman ng bagay, lahat ng problema, basta't may pera ka, kaya niya nang sagutin ang lahat ng yan. Magiging maligaya ka. Ngunit sa Ebanghelyong ito, pinakikita po ang kakaibahan. Ang sabi po ni Jesus, mapalad ka kung ikaw ay umiiyak. Mapalad ka kung ikaw ay nakatatanggap ng hindi katarungan. Mapalad ka kung ikaw ay may pinagdaraanan. Mapalad ka kung ang lahat ng mga ito ay wala sa iyo. Mapalad po ba yun? Ano po yung pakahulugan ng ating Panginoong Jesucristo sa pagiging mapalad? Ang 8 Beatitudes po na sinasabi po rito sa atin ay daan para sa kabanalan. Nangangahulugan, ang mga bagay pong ito ay nagtuturo at mag-aakay sa atin upang tayo ay maging banal. Sa kabaliktaran naman po nito, ang isang taong napuspos ng mga biyaya at hindi kumikilala sa Diyos ay nabubulid, nahuhulog sa kasalanan. Bakit po? Kapag ikaw ay meron na lahat ng oras, kumakain ka, kada dukot mo sa bulsa may pera kang nakukuha, abay hindi mo na kinakailangan ng Diyos. Hindi mo na kinakailangan ng kanyang paggagabay. Bakit? Kasi lahat na nasa sa iyo. Kaya mong tugunan ang iyong pangangailangan, hindi ka natatawag sa Diyos at magsasabing, Panginoon, kailangan ko ito eh. Pero ngayon, kapag ang isang tao po ay walang-wala, ano po ang nararamdaman niya? Alam niyo po mga kapatid, lahat tayo naranasan nating magkaroon. Lahat tayo naranasan din nating nang wala. At kapag wala tayo, naisip mo magbabayad na namang ng bills. Kakain na naman kayo.
Iniisip mo saan ka kukuha ng pambayad sa mga utang mo. Sino ang tinatakbuhan mo? Walang iba kung hindi ang poong Jesus. Nazareno, at nananalangin ka, puspusin mo po sana ako, bigyan mo po sana ako kahit man lang ang itatawid sa araw na ito at magkaroon ako ng pambayad sa mga utang ko. Ito po yung dinudulog natin. Mga kapatid, ang kabanalan ngayon ay malapit sa inyong puso, sa inyong buhay. Bakit? Kasi wala ka na pong pinangahawakan. Wala ka ng lakas, kundi ang Panginoon mismo ang siyang nagbibigay ng lakas sa iyo. Siya ang nagbibigay ng tinatawag na kahulugan sa iyong buhay para ikaw ay magpursigi, para ikaw ay mabuhay. Kapag mayaman ka, busog ka, taas mo na lang yung t-shirt mo, kamutin mo, tiyan mo, matulog ka. Wala ka nang iniisip eh. Pero kapag ikaw ay walang-wala, alam mo sa sarili mo na ang bukod tanging makapagbibigay sa'yo, walang iba kung hindi ang Panginoon. Sa araw na ito, kung ikaw ay walang pera, sa araw na ito kung may pinagdadaanan ka, sa araw na ito kung inuusig ka, tandaan mo ito, mapalad ka. Dahil ang bukod tanging tagapagtanggol mo, walang iba kung hindi ang Diyos na nagmamahal sa iyo. At sa pamamagitan na ito, ikaw ay dumadaan sa kabanalan. Kabanalan bakit? Kasi ang nasa isip at sa puso at sa lakas mo, walang iba kung hindi ang Panginoon. Hindi mo na tinitignan ang material na bagay na magbibigay sa iyo ng pag-asa, bukod tangi ang Diyos lamang ang nakikita mo at nakikilala mo na siya lamang ang makapagbibigay ng pag-asa sa iyo, makapagbibigay ng buhay. Ngayon mga kapatid, sabihin mo sa sarili mo, matapos ang misang ito sa iyong panalangin, ibulong mo, isigaw mo sa puso mo, sabihin mo, Panginoon, mapalad ako. Mapalad ako dahil ang yaman ko ay hindi ang material na bagay. Mapalad ako dahil ang alam kong kayamanan ko ay nagmumula sa iyon. At alam ko na ikaw ay suma sa akin. At ikaw lamang ang bukod tanging kayamanan ko. Ikaw ang lakas ko. Ikaw ang pag-asa ko. Ikaw ang buhay ko. Ngayong araw, hindi na tayo minalas. Ngayong araw, dapat mag-umapaw ang kagalakan sa ating puso dahil batid natin kailanman hindi tayo iiwan ng Diyos dahil tayo ang sinasabi niya sa Ebanghelyong mapapalad kayo. Amen.